Welcome back to my channel, and for today's video po mga kabagis, explain ko po yung most asked question na kung magkano ba talaga or ilan ba talaga yung sako na maubos sa isang fattening before natin ito maibenta, at magkano yung posibleng kita natin after natin mabenta. So yun yung pag-uusapan din mga kabagis, i-explain ko yan na specific na pag-explain kasi may mga videos ako na nab-discuss ko ito in a general way. So ngayon, gawin natin specific. But before that mga kabagis, make sure kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel natin, i-subscribe nyo na yan. And make sure to hit the notification bell para updated kayo every time na may upload tayo kagaya nito. Just keep on watching. Makabagis yung ating explanation. So itong explanation ko makabagis, disclaimer lang, based ito sa na-experience ko. So kung may mga nagtanong or mag-compare bakit ganito yung nagastos ko, maybe hindi tayo magkapareho when it comes to how many months natin inalagaan yung ating baboy. So I'll just have to be very specific na itong calculation ko na ito makabagis is based on 3 months na pagpapakain natin sa ating fattening. Okay? So 3 months lang, kasi may mga kilala ko na they gonna have to do this for 4 months, 5 months. Almost the same lang naman ang number ng sako na naubos, kasi kung i-long term mo siya, there are cases na isang beses lang mo lang pinakain ng feeds, then the rest is mga ano na lang, yung mga dahon-dahon or mga alternative na mga pakain. May mga cases din na nag-long term sila na dalawang beses lang papakainin ng kanilang mga baboy, umaga at hapon. So, but all the same lang din ang number of sacks yung nagamit or naubos ng ilang ng kanilang mga alaga. So, at this time around, i-explain ko sa inyo, in 3 months, magkano yung posibleng maubos ng baboy natin na sako. So, sa ating, the way tayo magpapakain, the way natin inahandle yung mga meals nila. Okay? So, again, I just have to be very specific here na ito yung ginagawa ko sa 3 months ko ng mga fattening, at ito yung mga posibleng number of sacks na maubos nila, posibleng din na kita natin in 3 months mga kabagi. So, eto na tayo. Let's start. For me, ang normal talaga maubos ng baboy ko in 3 months mga kabagi is 4 to 5 sacks. May mga cases na 4 lang, kasi yun yung mga times na malaki na yung nabili ko. Okay? Tapos, dinirect ko na sa starter. Yung first pakain ko, starter feed stage na kaagad sila. Kaya, 4 sacks lang. May mga cases din na nabili ko sila ng mga maliliit na mga biik. So, I have to buy pre-starter na sako. Okay? So, as of the moment, i-base natin sa ultra pack na feeds yung ating i-discuss sa inyo mga kabagis na mga prices ng mga sako natin. Alright. So, I'll just have to focus on the 5 sacks na lang, kasi ito naman talaga yung normal na setup natin whenever we buy piglets, kasi di ba minsan lang yan na malaki na nabili natin or may edad na, kasi normally naman talaga ba after niyan mawalay 2 days, 3 days ibibenta na yan sa mga may-ari. So, 5 sacks yung aking i-explain sa inyo. Alright. So, sa 5 sako na yan mga kabagis, makakaubos sila ng isang pre-starter. Okay? And then, dalawang isang starter. Okay, isang pre-starter. Take note po, ang pre-starter po, mostly, ang pagkakalam ko sa Bimig, sa Ultra Pack is 25 kilos lang sa isang sako sa pre-starter. Then, susunod is starter feeds na 50 kilos. Yun yung maubos nila. Isa. Tapos, dalawang grower na tag 50 kilos din bawat isang sako. And then, isang finisher. Kaya, 5 sako yung nagagamit ko. Alright. Magkano ba yung mga presyuhan ngayon? Ang mga presyo ngayon, mga kabagis, sa ultra pack dito na sa amin is 1190 yung isang sakong pre-starter.
Tapos 1,450 yung starter. Tapos 1,380 yung grower. And then yung finisher naman is 1,250. So i-calculate natin yan lahat-lahat is 6,650. All right. Sabihin na natin mga kabagis na yung ating nabiling biik is 3,000. Kasi yun naman talaga yung presyuhan as of the moment. I don't know sa inyong area, but sa amin ngayon, bumalik na sa 3,000 na rin yung mga presyuhan ng biik. Which is maganda. Kasi nung 2 months ago, nasa 3,500 yung presyuhan eh. Kasi umaakyat kami dito sa rasyon namin ng 220 yung per kilo ng rasyon. Pero ngayon, bumaba na naman ng 180. Kaya bumalik sa 3,000 yung presyuhan ng aming mga biik. So, if you're going to calculate everything mga kabagis from 5 sacks of feeds and then sa presyo ng isang baboy mo na gawin mong fattening is 3,000. So, nandito tayo sa total amount of 9,650. Yan na yung sabihin na natin na feeds mo tapos biik. Bigyan natin ng allowance na 1,000 mga kabagis for mga, you know, vitamins, mampurga and all. And also, sabihin na natin na nandiyan na rin yung expenses mo sa tubig. Okay? So, magiging ano na yan siya. 9,650 plus 1,000 nasa 10,650 lahat-lahat yung expenses mo. So, magkano ba yung posibleng kita dyan? Okay. Before ako mag-go deeper sa posibleng kita dyan mga kabagis, is i-ano ko muna kayo sa the way natin pinapakain yung ating mga biik. Bakit na-consume nila yung 5 sacks of feeds. Okay? So, ito yung ating explanation dyan. Ang pagpakain natin dyan in 3 months mga kabagis, i-make sure talaga natin na umaga, tanghali at hapon yung ating pagpapakain. Meron ding cases na magbigay tayo ng pang-snacks nila. Ang pang-snacks nila mga kabagis is optional yan. Depende na yan sa inyo kung magbigay kayo or hindi. In my case po, binibigyan ko sila ng konting-konti lang ng mga pang-snacks. Even yung before ako matulog, kasi normally matulog ako mga 11 na ng gabi kasi linisan natin yan para walang amoy, hindi tayo mareklamo. And then after ko yan malinisan, pakainin ko yan konti, pang snacks nila. Parang kumbaga midnight snacks. So, yun yung mga ginagawa ko, kaya siguro yung baboy natin is talagang mataba at mabilis lang talaga lumaki, mga kabagis. So now, ganito yung aking ginagawa sa pagpakain. May mga nagsasabi na, oh kabagis, bakit mo sinasabi na pakainin palagi yung mga biik, magtatae yan kasi sobra na yung pakain. Ang ibig kong sabihin na pakainin natin ng mabuti, yung bang i-make sure natin na busog sila mga kabagis. So kung biik pa yan, it's gonna be understandable na ibigay mo kaunti-unti lang. Every time na mag-iwik sila, every time na maghingi sila, bigay ka kasi biik pa yan. So that's the technique, na para ang baboy mo is talagang lalaki sila at makuha mo yung tamang timbang na minimithi mo in 3 months. Alright. So ang possible na timbang natin mga kabagis in 3 months is mag-a-average yan ng 85 to 90 kilos. May mga cases na nag 90 plus kilos sila, and may mga cases din na dumating tayo sa 100 kilos. May isa, dalawa, pero hindi lahat. So sabihin ko na lang para safe tayo sa calculation na ito, in 3 months is 85 kilos yung maabot natin sa bawat isang baboy. Ina-average ko na lang. So to be safe, no? Para at least man lang hindi tayo mag-exceed doon sa normal na timbang. So bihin natin 85 kilos yung timbang na makuha natin sa bawat isang baboy. Now, nakuha natin yung ating kabuuan na presyo. Kinuha natin yung feeds, tapos yung value ng baboy na 3,000, and then may bigay tayong 1,000 na pang-allowance natin sa mga
you know, vitamins, pampurga, and also sa gastos mo sa tubig sa isang baboy. Pwede mong gawin yung expenses dyan. Yung expenses na ginawa ko is 1,000 lang. For that, pwede mong gawin na 1,500. Pwede mo rin gawin 2,000. Depende na sa'yo. But yung sa 1,000 sa, para sa akin is enough na yon. Mura lang naman yung vitamins at makonsume sa isang baboy. And then yung pampurga, mura lang din yan. And then yung sabihin natin gastos sa tubig sa isang baboy, hindi naman yan aangat ng malaki, no? Kasi isang baboy na lang yung ating ina-explain ngayong vlog na to or sa video na ito. So nakuha na natin, mga kabagis, again i-repeat ko, is 10,650 kasama na dyan lahat-lahat na expenses and all with the feeds and value ng biik na nabili ninyo. So now, sabihin natin 85 kilos yung maabot natin sa isang baboy. Pinaka-safe yan. Kasi nga sabi ko, may mga cases na mag 90 above, mayroon din na mag 100, pero bihira lang yan mag 100. Mostly talaga is 80 to 90 yung ating mga kilos. So sabihin ko 85 kilos, currently sa amin, mga kabagis, yung rasyon na tawag namin, yung bang value ng rasyon dito ngayon, ang per kilo is 185. So if you're going to calculate 85 kilos times 185, sa isang baboy mo, mga kabagis, ma-earn mo or makuha mo is 15,725. So let's calculate, no? 15,725 minus 10,650, which is kabuuan na yan. So mayroon ka pa rin possible nakita bawat baboy. Ngayon ito, ha, mga kabagis, is 5,075. Again, pwede yang maging 4,000 lang, pwede din yang maging 4,500, depende na sa expenses na ikaltas mo or sa tingin mo na, you know, reasonable na amount for the extra expenses. But ito yung aking calculation for this moment. Kasi may cases na yan na bababa na naman yung kanilang kuha sa rasyon at magdi-differ doon at sa ating ano calculation, mga kabagis. So, I guess ito yung aking presentation dyan sa mga nagtatanong. In 3 months yan. So, 3 times a day yung pakain dyan. And then, yun, may snacks pa. May ginagawa din akong mga program na papakainin ko sila sa umaga ng talbos ng kamuti. Pakainin ko sila sa hapon ng saging, ubod ng saging, mga kabagis. So, yun yung mga ginagawa kong mga snacks nila. And then yung sa tanghali, I mean sa midnight, bigyan ko sila ng konting feeds. Ganun yung aking arrangement. Kaya lumaki at talagang makita mo sa mga alaga ko, most especially yung naiwan dyan ngayon, nakukunin na yan siguro sa Monday, talagang mabigat at malaki yung ating baboy, mga kabagis. And yun yung ating possible na mga kilos, mga kitaan for this time. I don't know sa mga next na mga pagbababoy natin, pag-alaga. But as of the moment, stop ko muna yung aking fattening kasi I have to focus on the ano, yung ating guilt, yung ating mga inahin, no? I hope na mag-succeed tayo dyan and i-update ko rin kayo, mga kabagis, kung ano yung mga possible na mga outcome, no? Pwedeng mangyari dyan kasi may mga, hindi lahat ng mag-inahin is swerte. May mga nag-inahin na mamatayan, I don't, God forbid, no? Pero may mga mag-inahin na hindi talaga successful. So, yun yung pinagpipray natin na sana maganda ang takbo ng ating pag-inahin and hopefully ma-experience ko yung moment na ako yung mag-inject, no? Saka sa sarili ko ng mga biik, ako yung mag asikaso kapag ka mga anak na magpunas doon sa mga biik. So, yun yung gusto kong ma-experience, mga kabagis, na gusto ko rin ma-share sa inyo sa vlog sa ating channel. Alright, I hope may na-learn kayo, mga kabagis, sa ating vlog this time. And again, if this is your first time here in my channel, huwag kalimutang mag-like, mga kabagis, at mag-subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!